Mm-hmm. Yung barangay at SK election, gaya nga na sinabi na ni CJ, tatlong beses na po na-postpone. At tinitignan po natin na sana sa December matutuloy, pero may mga kumukontra pa rin dahil nga sila po ay umaasa na yung gagastusin na 8 billion pesos, mm-hmm. yung 8 billion pesos para dito sa eleksyon na ito, ay magagamit muna lang natin para sa pandemya. Una po sa lahat, ang pagsasagawa po ng halalan ay inaayon sa batas. Mm-hmm. So, dun po sa uling batas po natin na nag-set ng elections, nakasaad po na ang December 5, 2022 ang susunod na barangay elections. Ngunit ginagalang po natin ang kapangyarihan ng Kongreso, pati na rin ng Ehekutibo, na magpatupad ng panibagong batas kung sakali man po ang gagawin nila ito ng paglilipat ng halalan. At hindi naman po ito first time, gaya po ng nabanggit ninyo. Any rate po, basta may Republic Act na maisasagawa, kami po ay tatalima dyan. In the meantime, tuloy-tuloy po ang paghahanda ng COMELEC para sa December 5 BSKE po. Okay. So that means to say po, ngayon bukas na naman ang mga COMELEC offices para sa mga gustong mag-register. Ang ating pong voters registration ay magsisimula ngayong araw, July 4 hanggang July 23, 2022. Okay. Lunes po hanggang Sabado, kasama po ang holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mm-hmm. Kayo po ay pupunta doon sa mga tanggapan namin sa syudad at munisipyo na nakakasakop ng lugar ninyo. Uh-oh. Doon po sa ating mga first time po na botante para sa SK, 15 to 17 years old po, pwede pong magparehistro. Mm-hmm. Kahit po kayo ay hindi pa 15 sa ngayon, pero kung magiging 15 po kayo on or before December 5, pwede na po kayong magparehistro. Oh. Doon naman po ating regular na voters po para sa barangay, ano? Oh. Kayo po ay 18 years old and above. Kahit po hindi pa kayo 18, pero kung ayo ay magiging 18 on or before December 5, pwede na rin pong magparehistro. Bukod po dun sa bagong botante, i-cater din po ng aming mga tanggapan ng applications for, una sa lahat, transfer. Mm-hmm. So yung pong mga lumipat na ng kanilang tirahan at magiging 6 na buwan na po kayo, by December 5, on or before December 5, dun sa inyong bagong barangay, pwede na rin po kayong mag-transfer ng inyong registration. Kasama na rin po dito sa tatanggapin namin yung mga may pagkakamali. Sa pangalan o sa address, pwede nyo na pong ipakorek ngayon sa period na ito, yung pong inyong registration records. Doon naman po sa magbabago ng pangalan, katulad ng mga kinasal po, either magdadagdag ng apelido or papalitan ng apelido, pwede rin po ngayon yan. Mm-hmm. Doon po sa mga natanggal sa listahan, be it on account of court order or otherwise, pwede rin po kayong magpa-include ngayon or ma-reinstate dito po sa period na ito. Sa overseas voters na pupunta na, babalik na ng Pilipinas o nandito na at gusto nyo na pong bumoto sa barangay elections, pwede nyo na rin pong i-transfer yung inyong registration from overseas to local. Mm-hmm. And lastly, yung nabanggit nyo po ng mga na-deactivate. Yeah. So yung mga deactivated po, pwede po kayong magpa-reactivate na ngayon. Ano po yung window natin for this registration period? 3 weeks lamang po itong ating registration. Kasi po, bakit po? Ano? Itinatakda po kasi sa Republic Act 8189, yung ating continuing System of Continuing Registration Act, na bawal na pong magrehistro 120 days before elections. Mm-hmm. Bawal na rin pong galawin yung mga presinto 120 days before election. At yung 120 days na po yan coming from December 5 ay roughly August 7. Mm-hmm. So ito pong registration natin July 4 to July 23. By July 25, ipapaskill po namin sa barangay at sa tanggapan namin yung mga aplikante. July 28 po ang deadline ng pagpa-file ng oppositions. Yung pong gusto mag-oppose doon sa mga bagong aplikante, magpapalipat. At yung pong ating Election Registration Board hearing ay August 1. Inaasahan po namin, kung nung nakaraan pong halala nung Mayo ay nasa 65 million po tayo na regular voters sa local, inaasahan po natin na papalo ito sa mga around 66 million or madadagdagan tayo ng mga around 300 to 400. Hindi naman po 1 million kasi that's 65 something na po yan eh. Tapos po sa SK elections po, ang tinataya po naming magiging botante ay yung pong 23 million. Tandaan po natin again, ano, yung boboto nga po sa SK elections, yung pong 15 hanggang 30 years old. So yung 15 to 17 years old po, sa by December 5, isang balota ang tatanggapin nila for SK. Pero yung 18 to 30 years old po, dalawang balota po ang tatanggapin nila. Bubotohan po nila yung SK at yung regular elections, sa yung 31 and above po, barangay lang. Kaya po, 23 million ang tinataya namin na boboto sa SK elections po.